Kapatid, welcome sa ating Sunday service, and are we excited to hear the Word of God? Yes, continuously hear the Word of God. Dahil kanina sa devotion ay tunay na natunghayan natin, napakaganda na mula sa ating opening prayer, devotion, no, and ating praise and worship, no, nagkakaisa yung ating puso sa pag-alay ng pagsamba, papuri at pasalamat sa Lord. And truly mga kapatid, ang Diyos, no, ang ating kalakasan, siya ang ating tagumpay sa ating buhay. Amen. At tunay nga, tinatalakay natin yung spiritual battle, yung spiritual warfare na narito ngayon sa ating kapaligiran. Ngayon, nandito tayo sa ating last days of the last days, no, and we come to this age, mga kapatid, ng panahon ng kaguluhan na sinasabi sa Biblia. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Handa na ba ang mga kawal ng Panginoong Jesus? Hallelujah, praise the Lord. Ang title po nito ay yung sa last week, no, Spiritual Warfare in the Last Days. Ito po yung part 2. Amen. At natutunan natin, natunghayan natin na may mga iba't iba palang schemes na ginagamit ang kaaway, no, para sa lahat ng mga tao, no, mga Kristiyano o hindi mga Kristiyano, inaatake ng Diablo at ang kanyang mga kampon. Kaya naman tayo ang nakakaalam ng katotohanan, ang ating sandata ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen? At huwag natin kaligtaan yung baluti na binigay sa atin ng Panginoon. Yung helmet of salvation, breastplate of righteousness, di ba? Yung belt of truth. Amen? At yung sinatawag na yung sa paa, yung sapatos, the gospel of peace. Amen po mga kapatid, na talagang tayo lahat ay kompleto. Merong shield of faith at yung sword of the Spirit. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, naghahari sa atin ang banal na Espiritu. No? Kaya minsan maraming mga Kristiyano, no, ang kanilang paglilingkod sa Panginoon na para bang napakabigat. No? Bakit kaya napakabigat? Kasi hindi nasusunod ang banal na Espiritu. No? Kapag hindi nasusunod ang leading o ang pamumuna ng banal na Espiritu, mabigat talaga yan kasi nga nananahan sa iyo eh. No? Kapag hindi mo siya sinusunod, no, katulad nung sa devotion natin kanina, yung pagmamahal natin sa Lord, yung ating relationship sa Lord, kapag hindi iyo talaga naging intimate, no, tayo rin yung mahihirapan. Alam natin yan mga kapatid, tayo rin yung mahihirapan. Pero kapag masaya ang banal na Espiritu, di ba yung kakaibang kagalakan eh. Yung nararanasan natin, bakit? Masaya siya eh. Masaya ang Diyos. Nalulugod siya doon sa ating pananampalataya na may pagsunod. Sa ating pananampalataya na tunay na nagmamahal sa Kanya. Ang sabi nga, di ba, doon din sa John chapter 15, no? Or 14, sabi, if you love me, you will obey my commandments. Kung talagang nagmamahal tayo sa Diyos. Hindi sa bibig, kung hindi pinapakita natin sa gawa. Amen. No? At paano natin malalaman kung leading ng Holy Spirit? Kung naayon sa salita niya. Amen. In accordance to the Bible, in accordance to the will of God. Amen. So, makikita natin, kumikilos ang Diyos mula pa ng Old Testament. Kilala natin si Esther? Yes. Sabi natin Esther chapter 5, verse 1 and 2. Sabi, lumipas ang tatlong araw mula nang mag-usap sina Esther at Mordecai. Isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwaga ng palasyo sa tapat ng tirahan ng hari. Nakaupo noon sa trono ng hari, paharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya nang makita si Esther at itinuro niya rito ang kanyang gintong setro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng setro. No? So ano pong background ng panahon ni Esther? Merong tangka sa bayang Israel. Yes. Amen. Dahil si Haman, di ba, yung pinuno na nung hari, no, ng mga kawal na si Haman ay parang nagalit siya doon kay Mordecai. Bakit hindi nagbigay sa kanya ng pagpapunyagi or pagpupuri, no? Kasi nga ang para kay Mordecai syempre nag-iisa ang tunay na Diyos. No, sa Diyos ang talagang papuri at hindi 'yan ibinibigay sa mga diyos-diyosan. Amen. Kaya 'yun, nagpasa si Haman ng talagang plot or ibig sabihin plano, no, na sakupin or lusubin, lipulin ang mga Israelita. No? At syempre, nalaman yun ni Esther. No? Dahil siya nga po ay may posisyon doon sa palasyo. At ano ang ginawa nila? Nanalangin at nag-ayuno. Nang pagkakaisa. Amen. No? At ito na nga yung nabasa natin.
mula nang mag-usap sina Esther at Mordecai, pagkatapos natong araw, isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna. So isinuot niya, di ba, yung authority nandoon. Yes, amen. Di ba? Yung authority nandoon. So we are in a spiritual warfare, mga kapatid. Ano ang ating attitude towards our battle? Paano natin hinaharap ang bawat laban? No? Katulad pa tayo ni Esther, no, at ni Mordecai na talagang umasa at nagtiwala sa Diyos, yes, no, tumindi sa kanilang pananampalataya, no? O tayo ba ay yung parang nanghihina o nanlulupay-pay na parang bang wala tayong tiwala sa Lord? Amen. Na talagang malulugmok na lang tayo, wala na, talo na. Ganun ba yun, mga kapatid? Kapatid, remember, we are on the winning side. We already won. Nagtagumpay na ating Panginoon, mga kapatid. Yung ating, yun yung ating alalahanin. Tagumpay na ang Panginoon. No? Pero, ang mananatili doon sa tagumpay na yun hanggang wakas, di ba? Yun yun eh. Pagtitiwala sa Lord. Pananatili sa Lord, di ba? Kaya yung ating tema, anniversary, abiding in the vine. In the Lord Jesus. No? At yun din ay nabanggit kanina sa devotion. We fight by prayer. Amen. Paano tayo lumalaban? By prayer. Katulad nila. Amen. No? Nila Esther. By prayer and fasting. And by the word of God. Huwag natin kalimutan yung sword of the spirit. Dapat equip tayo, mga kapatid. Dahil maraming deception eh. No? Maraming pandarayang aral. Maraming pandarayang panunukso. Ang gawa ng Diablo. No? So, the battle is in our mind. No? Sa ating puso at sa ating kaisipan. Dapat tuluin natin ang ating puso at kaisipan ng salita ng Diyos. At mapuspos tayo ng banal na Espiritu by prayer and fasting. You can win the battle in spiritual realm, but it's possible that your mind is not renewed. Kailangan renewing of the mind. No? Hindi yung sangayon ka pa rin sa mga bagay sa mundo, di ba? Na talakay natin last week, di ba? Yung mga horoscope, yung mga zodiac sign, yung iba't ibang mga tradition, di ba? Na ginagamit din ng Diablo para ikaw ay ma-deceive. Kasi it's not based on the word of God. No? Kaya, we need a renewed mind in our battle. Our battle in life. Sa ating, sa spiritual world, mga kapatid, dapat aktibo tayo sa panalangin. At pinapanalangin natin ang isa't isa. Kasi kung hindi ka matibag ng Diablo, titibagin niya yung mga sa paligid mo, yung pamilya mo, yung circle mo, no? Yung mga taong malapit sa iyo, yun yung titirahin eh. Amen? Kasi tingin niya yun yung maging kahinaan mo. Kaya nga, we pray for one another, mga kapatid. We pray for each family, no? We always lift up our families unto God. Amen? In the spiritual world, we practice prayer and fasting and surrender to the Lord Jesus Christ. Surrender to the Holy Spirit. Kung ano ang nais ng Lord. Kasi nga, kung hindi natin susundin ang banal na Espiritu, ang bigat, kapatid, tayo yung mahihirapan. No? Pero kapag nasusunod sa buhay natin ang banal na Espiritu, ang gaan. Amen? Ang gaan at ibang kagalakan niya, mga kapatid. No? Jesus expected Christians to fast. Ina-expect niya ng Panginoon. No? This voluntary, but God expected us to fast. No? And don't fast for the sake of just fasting. No? Ano bang purpose? Ano bang motibo? Kasi yung uso ngayon, di ba? Intermittent fasting, kasi nagpapadiet. Di ba? Ano bang purpose ng fasting mo? Kapatid. No? So, you fast to win. Anong purpose? To win the everyday battle. You pray and fast to win. Yun ang purpose. And believe that God will change the atmosphere in your life. No? Yung kabi-kabila yung atake, but God can change the atmosphere. Amen. Ito, malapit na silang lipulin. Parang nandun na sa finish line, no? Yes. Parang katapusan na talaga nila. But God saw their faith. No? Saw their trust in Him. At nagbago ang pangyayari. Amen? God will bring breakthrough in the spiritual realm for your family. No? Ang Diyos ba kayang-kayang baguhin ang sitwasyon mo? Amen. Yes. Amen. No? He will
bring breakthrough, hindi lang sa pamilya mo, kundi siyempre sa mga kaibigan mo, sa mga nakakasalamuha mo, no, at sa komunidad. Amen. Yun ang ating mission, mga kapatid. Na yun ang ating purpose. Esther's fasting impacted her surroundings. And when we fast, it will do exactly the same. Katulad ng ginawa nila Esther. Katulad din ng ginawa nila Jehoshaphat. Amen. At hanggang sa panahon natin, katulad din ng ginawa ng early church, ng mga apostol, nagkaroon ng breakthrough. Amen. Nagkaroon talaga ng widespread power of the Holy Spirit makikita dahil nandun yung kanilang pagkakaisa. Amen. Nandun yung kanila talagang maigting na pananampalataya sa Diyos that God can change the situation, that God is in charge, God is in control. Amen. Nangyari rin sa buhay ni Hope at nangyari sa ating maraming buhay na narito. Amen. Amen. Kaya we pray, we fast, we surrender to the Lord. We all know that fasting is sacrifice. A living sacrifice. No? Romans 12:1. Sabi doon, yeah, there are two realms in front of us, the spiritual battle, no? And our mind. Siyempre, andyan yung battle. And sa Romans 12:1, mababasa natin ang sabi doon, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen? So, offer your bodies as a living sacrifice. Sa Old Testament, paano sila nag-offer? Nagpapatay sila ng mga hayop no? Para maging mapangusamyo sa altar. No? And offer their sacrifice. Sa New Testament, God is saying, no? Ayaw niya yung mga patay na sakripisyo. Nabasa niyo? Buhay na sakripisyo. Yun ang gusto ng Diyos. No? Hindi kaaya-aya, hindi kalugod-lugod sa Diyos yung patay na sakripisyo. Na yung ginawa mo lang yun na walang pagmamahal, ginawa mo lang yun na walang pananampalataya sa Diyos. No? You're doing it for the sake of doing it. Diba? So, halimbawa, sa music ministry, di ba? At sa marami pang ministry, what's the purpose? Is it for God? Is it for the glory of God? No? A living sacrifice. Kapag yan ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, ang tawag dyan, living sacrifice, mga kapatid. Amen. Hindi yan patay na sakripisyo. At ang nais ng Panginoon tayo ay buhay na buhay sa Espiritu. Hindi tayo manghinawa, hindi tayo manghina sa Espiritu. Ang nais ng Diyos tayo, buhay na buhay. At aktibong-aktibo. No? In spiritual aspect. Kaya nga, present your body as a living sacrifice. Huh? Marahil sasabihin ng iba, eh hindi naman ako naninigarilyo eh, yun na yung sakripisyo ko. Hindi naman ako umiinom. Pastor, yun na yung sakripisyo ko kasi hindi na ako nagiinom. Hindi na ako nag-yoyosi. Hindi na ako nagda-drugs. Yan na yung sakripisyo ko. Yan na ba yun? Buhay ba yun o patay na sakripisyo? Huh? Kasi akala ng marami, yun na yung sakripisyo. Diba? Hindi po yun. Huwag natin ma-misinterpret, no? Maybe you will say, you don't smoke or you don't drink. At sasabihin mo, yun ang sakripisyo. Actually, it's not because it's part of your obedience as Christians. No? Ang pag-iwas sa bisyo ay parte ng pagsunod sa Diyos. Hindi pa yun yung sakripisyo. Wala ka pang sakripisyo doon. Tama po, mga kapatid? Alala natin, deny yourself. Take up your cross. Saan yung sakripisyo doon? Deny yourself or take up your cross? Take up your cross. Andun na yung sakripisyo, di ba? Pero hanggat hindi mo na-deny yung sarili mo at hindi si Kristo ang hari ng buhay mo, you cannot take up your cross. Hindi ka makakasunod sa Diyos. Amen. Kaya nagsisimula yung deny yourself. I have been crucified in Christ. No longer I shall live, sabi ni Apostle Paul. But Christ live in me. Yun pa lang yung deny yourself. Dun pa lang yun. Wala pang pagsasakripisyo doon. Tama?
Amen. So ano ba yung living sacrifice? One of the way we sacrifice, no? As a living sacrifice, yun nga po yung voluntary fasting, no? Prayer and fasting. The only thing that you can do to present your body as a living sacrifice is prayer and fasting. Amen? Yun ang nais ng Panginoon sa ating lahat. If you want to see physical blessings, you got to fight them in spiritual realm. Amen? Gusto natin ang pagbabago na makita natin physically. Diba sa ating buhay, magbago yung sitwasyon, lumaban ka sa spiritual realm. Amen? By prayer and fasting. Si Esther, nag-fasting sila o hindi? Fasting sila. Diba? They fasted. No? Pero, hindi mo pa makikita yung pagbabago agad-agad. Amen? Agad-agad ba yun? Hindi. May perfect timing ang Lord. Amen. Titignan niya talaga kung living sacrifice yan. No? So, titignan ng Panginoon. At nakita ng Lord kila Esther and Mordecai, no? Yung talagang maigting na pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. No? Hindi mo makikita ang pagbabago agad-agad nung nag-fasting sila. Kailan yung nagbago? Nung nag-dress siya ng pangreina. Yes. At hinawakan niya ang setro. Yes. Ano ba ang turo ng Panginoong Jesucristo? Kapag kayo ay nag-aayo, no? Huwag kayong magmukhang malungkot. Yes. Maghinamos kayo. Maging maliwalas ang iyong mukha. Amen? At andun yung kadalakan. Amen. No? Hindi katulad ng mga mapag-imbabaw na sinasabi sa Biblia, gusto nila, nakikita sila ng mga tao na nakaupo sa sako at meron nga po sa ulo. Na madumi sila kasi nagpa-fasting kami. No? Hindi yun ang turo ng Panginoon. Diba? Ano ginawa ni Esther? Sinuot niya. Diba? Bilang pangreina at hinawakan niya ang setro. Yung authority nandoon. Tinayuan niya yung pananampalataya niya. Amen. No? Kasi alam niya ang kalooban ng Panginoon eh. Alam niya ang kalooban ng Panginoon, hindi malipol ang Israel. Amen? Kaya yun po mga kapatid, yung faith ni Esther at nung Israel panahon na yun. Renewing of the mind. Let's you see it. No? Maraming mga tao hindi nakikita yung pagbabago sa kanilang buhay pagkatapos nilang magsisi. Hindi agad-agad, mga kapatid. At nirenounce na nila, di ba? Nag-resist na sila sa Diablo, nag-rebuke na sila ng mga masasamang espiritu, pero wala pa rin. Nakikita ang pagbabago. No? Sasabihin nila, ginawa ko naman lahat, pastor eh. Pero walang nangyayari. Walang nangyayari. No? Marahil may kakilala ko yung ganyan. Oh, naranasan nyo na yan. Yung sasabihin nyo, ginawa nyo na lahat. Di ba? Eh, pastor, nagsisi naman ako, nanalangin ako, dininay ko naman yung sarili ko, nirenounce ko yung mga kasalanan ko. Nag-resist ako, nirebuke ko ang Diablo. Nirresist ko ang Diablo. No? At madidisappoint ka dahil walang nangyayari. No? Madidiscourage ka. Ano ba yung hindi mo pa nagagawa? Living sacrifice. Buhay na sakripisyo para manalo ka sa spiritual warfare. Mga kapatid, kailangan buhay na sakripisyo. Kasi kung walang buhay na sakripisyo, wala talagang mangyayari. Nais natin ma-save pati yung mga mahal natin sa buhay? Yes. Spiritual warfare yan, mga kapatid. Maging buhay tayong sakripisyo. Nais natin mabago yung sitwasyon ng ating pamilya? No? Mabago yung sitwasyon ng ating buhay? Maging in tune according to the word of God, according to His will, no? Be a living sacrifice. Magkaroon tayo ng renewed mind. Paano mangyayari yun, brother Tim? Verse 2. Ano sabi sa verse 2? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Amen? Ang isa sa pinaka-pangit na pwedeng mangyari sa isang Kristiyano ay yung naging successful siya sa isang bagay na hindi naman pinapagawa sa kanya.
Diba? Naging successful ka nga doon sa bagay na yon, pero sa sanlibutan pala yun. Hindi pala yun yung pinapagawa ng Diyos. Diba? Busy-busy ka doon sa bagay ng mundo. Hindi naman pala yun yung pinapagawa at kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kaya kailangan renewed mind. No? Malaman natin kung ano yung pinaka-purpose ng buhay natin. Do not conform to the pattern of this world. Meaning, don't level down your faith to your problem. Amen? Don't level down your faith sa iyong problema. Alam ba natin maraming tao sumasamba sa problema? Alam ba natin yun? Bakit? Puro yun na lang yung pinag-uusapan eh. Hindi na ang Diyos eh. Ano tawag doon? Pagsamba sa problema. Puro yun na lang yung iniisip mo. With all your heart, with all your mind, and with all your soul, sinasamba mo ang problema. Aha, marami hindi ho alam yan. Sinasamba nila yung problema. No? Sino ba ang dapat sambahin? Ang Diyos na buhay. Pero ang nangyayari, ginagamit ng Diablo yung problema para sambahin mo yung problema. Para mawalan ng kanang time sa panalangin, sa pag-aayuno, sa paglakad, sa pananampalataya. Dahil busy-busy ka with all of your energy wasted with your problem. Pero pag inuna mo ang Diyos, katulad nila Esther at Mordecai at ng buong Israel, ano nangyayari sa problema? Nasol. Bakit? Pagsamba sa Diyos, tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. No? And surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Huwag mong sambahin ang problema, kapatid. No? Habang nandito tayo sa mundo, meron tayong battle habang nabubuhay tayo dito. Pero, paano ang laban natin? Paano lumaban ang Kristiyano? You pray. You fast. You worship God. You praise God. Di ba? Parating pa lang yung panibagong problema, papuri, pagsamba, pasasalamat sa Lord. Naroon ka na sa problema, papuri, pagsamba pa rin sa Panginoon. Napagtagumpayan mo ang problema, papuri at pagsamba pa rin sa Lord. Ganun. Ang buhay Kristiyano. We are created to worship. We are created to bring glory to God. Yun ang pinaka-purpose natin, mga kapatid. Pero kapag hindi mo nagagawa yung idinisenyo sa inyo ng Diyos, ano mangyayari? Masisira ang disenyo. Papasok ang schemes ng kaaway dahil hindi natutupad ang disenyo ng Panginoon. Again, I say it, ang isa sa pinaka no, pangit na pwedeng mangyari sa isang Kristiyano ay yung maging successful siya sa bagay ng sanlibutan na hindi naman niya yung assignment. Amen po. Huwag natin, do not conform to the pattern of this world. When you go through sickness, no? It will give you a dress code. Anong kasuotan ka? Ay, ako po ay cancer patient. Sabihin mo ba yun? Kasi ikaw yung nabibilang ka doon eh, no? Pero tatanggapin mo ba yun? Hindi po. Ako po ay anak ng Diyos. Hindi po ako cancer patient. Ako po ay anak ng Diyos. Ang damit ko po ay damit panlangit. Damit Kristiyano, hindi damit ng cancer. Sinukod ba ni Esther yung problema niya? Anong sabi sa New Testament? Magbihis kayo ng panibago. Yung righteousness, God's righteousness, ang ating ibihis. No? Na napapabilang ka sa kaharian ng Diyos. Huwag mong kalilimutan yan. Bakit? Inaatake ka ni Satanas, bibigyan ka ng sakit karamdaman at sasabihin sa iyo, ikaw ay ganyan. Ikaw ay diabetic. Ikaw ay cancer. No, isipin mo na yun. Tapos hanggang sa'yo na yung doon na lahat nakatoon yung energy mo, yung lahat ng effort mo, doon na lahat. Mawala lang yun. Sinasamba mo na ang problema. Amen? As well as every kind of situation you will have ay a dress code. No? Parang t-shirt yan eh, no? Na kapag ipinigay sa'yo, hindi po ba yung ibang mga t-shirt merong one-liner yan? No? Halimbawa, D-O-C-G-M. Ayan. You represent D-O-C-G-M. Kasi yun yung suot-suot mo eh. Tama po? Just because you got it, you don't have to wear it. Hindi dahil may sakit ka,
yun na ang susuotin mo. Hindi dahil punong-puno ka ng problema, yun na yung susuotin mo at kita-kita sa mukha mo. Ano ang suot ng Kristiyano? Mga kapatid, ang suot mo ay overthinker. No? Parang nakalagay sa t-shirt mo, I am an overthinker. No? Kaya, yun yung magbibigay sa'yo na kasi ng mindset eh. Our mind is the battleground. Diba? Kapag nandiyan ka sa sitwasyon na yan, no? Tapos, ano yung, paano ka lumaban sa sitwasyon na yan? No? Paano lumaban ng isang Kristiyano? Yan yung magigibang mindset mo na hanggang dyan ka na lang, na wala nang pag-asa ang sitwasyon na ito? Mukhang hinubad mo na ata ang baluti ng pananampalataya. Amen? And every day, yun ang suot-suot mo. Suot-suot mo ang problema. No? Sa araw na ito, nais ipapatid sa atin ng Diyos, mga kapatid. No? Na alisin yung mga suot na yan. At palitan ng panibago. Renewing of the mind. Amen. Amen? Represent, we are ambassadors of Christ. Amen. Whatever your situation is, you are in Christ. You are disciples of Christ. Yes. Yun ka. Yun ang identity mo. Huwag mong kalilimutan. Huwag iba-iba yung identity. Iba-iba yung sinusuot mo. Amen? Kaya sabi, yung mga basahan na yan, huwag mo suotin yan. Mga pattern of this world. No? Don't think on the level of your problem. Bakit? Napaka-importante nito. Na huwag mong i-level yung pananampalataya mo sa problema mo. No? Ano ba mas malaki yung problema mo o pananampalataya mo? O magka-level yan? No? Whatever you wear, you represent. Ano man ang sinusuot mo, yun ang nire-represent mo. Amen? Kaya, kung ang sinusuot mo palagi ay yung nakaraan mo, ayun ang makikita sa iyo. O yung problema mo. No? Diba? So, bakit, ano ba yung mga sinusuot ng mga tao? Diba yun yung nagre-represent sa kanila? Diba? Kami ay kabilang dito, kaya ganito ang aming uniform. Hindi po ba ganoon? No? So, ganoon physically. Why our past is giving us a mindset? Because it wants you to represent of your present situation. And you are not moving on. Hindi ka maka-move on dahil suot-suot mo pa yung nakaraan. Yung matutuming nakaraan. Kaya hindi ka maka-move forward. Hindi mo pa yung hinuhubad. No? Don't represent your past. Don't represent cancer. Don't represent drugs. Don't represent addiction. Because the Bible says you are ambassadors of Christ. Meaning, you represent Jesus Christ. Yun ang ating damit, mga kapatid. Isuot natin si Kristo, sabi sa Biblia. Amen? You don't represent your sin. Amen? Hindi ikaw yung yun. Binayaran na yun ng Panginoon. You don't represent your sickness. No? You don't represent your pain. You don't represent your sorrow. You don't represent your bankruptcy. You don't represent poverty. Yes. You don't represent yung kahirapan. Huwag mong sambahin yung kahirapan. Na hanggang dito ka na lang, na lugmok ka na sa putik ng kasalanan. Don't represent sin. Don't represent what people have done to you. No? Nung naabuso ka, nung bata ka pa, simula bata ka, kung naabuso ka man, don't represent your past dahil you are new in Christ. Amen. Minahal ka ng Lord, niyakap ka ng Panginoon, nilinis ka ng Panginoon, may magandang plano ang Panginoon sa iyo. Represent Jesus Christ. Amen. Be salt and light. No? Do not wear what you got. Wear who you are. Sino ka bang talaga? Ano ba ang identity mo? No? Hindi ka nakikilala sa kung anong meron ka. Nakikilala ka kung sino ang iyong sinasamba. Amen.
Yun yun. Kahit ano pang profile mo sa buhay mo, ano pang background mo, that's not you. No? Do not wear, do not any longer conform to the pattern of this world. Yung mga bagay na yan sa mundo na nirepresent ng mga tao, don't conform. No? Bahayin baka na isip mo, hindi ko naiintindihan. No? Hindi mo kasi naiintindihan, pastor, yung pinagdaanan ko eh. Bata ka pa. Maybe you can say that to me. But we are talking the word of God. The plan of God. Amen. Amen? You don't understand your past. Kasi yung nakaraan mo, yan yung nagbibigay sa iyo ng kaisipan para yan ang suotin mo at hindi ka makausap. Diba? Puro na lang nakaraan, nakaraan yung pinag-uusapan. No. Let's talk about the plan of God, the future. Let's talk about yung plano ng Diyos sa buhay natin, yung magandang ginagawa ng Diyos sa pamilya natin. Yun ang ating pag-usapan. Hindi yung halukay tayo ng halukay sa nakaraan at hindi na tayo makausap. Do not wear your past. Amen? Huwag mong isuot at yes, do not dwell in the past. Huwag kang manangan sa nakaraan, huwag mong isuot yung nakaraan, huwag mo laging iniisip-isip yung nakaraan. Dahil ang pinapakita sa iyo ng Diyos, yung nasa harapan mo. Amen. Yung kanyang plano. Ano mangyayari sa iyo? Baka maging katulad ka ng asawa ni Lot, ng lingon sa Sodom at Gomorrah habang gumuguho, habang binawasak ng Diyos yung bayan na iyon, ano nangyari sa kanya? No? Naging haliging asin. Basahin natin Ephesians 4:22-24. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Kasi kapag balik ka ng balik ng nakaraan, no, at tinanggap mo na ang banal na Espiritu, ang bigat niyan, kapatid. Ang bigat niyan sa pakiramdam. Kasi hindi nasusunod ang Holy Spirit eh. Yung Holy Spirit, pausad eh. Ikaw naman, atras ka ng paatras. Kaya sabi, iwan na ninyo. Pag sinabing iwan, huwag nang balikan. No? Huwag nang balikan yung dating pamumuhay. Hubarin na ninyo dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago kayo ng diwa at pag-iisip. No? At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Mabuhay tayo sa katotohanan. Hindi yung mga pandaraya at kasinungalingan ng Diablo ng nakaraan na ipinibintang sa iyo. Amen? Na pinapaalala sa iyo yung nakaraan mo para hilahin ka pababa. Amen? Paano mo malalaman kung nasa taas ka na? Kapag maraming humihila sa iyo pababa. Ayan. Praise the Lord! Hallelujah! Aba, pataas na pala ako. Bakit? Ang daming humihila sa akin pababa eh. Kasi wala namang hihila sa iyo pababa kung nasa baba ka. Yes. Tama po ba? Yes. Maraming hihila sa iyo pababa dahil pataas ka. Dahil pausag ka. Dahil pinapaunlad ng Diyos ang iyong pananampalataya. Amen. Eh hinihila ka nung nakaraan mo at pinipintang sa iyo yan ng iba't ibang tao. Hinihila ka pababa kasi pataas ka na eh. Don't wear your past. Wear who you are. Amen. In Christ. Amen. You are loved. You are forgiven. Amen. No? You are washed by the blood of the Lamb. Amen. You belong to the kingdom of God. Yun ka, kapatid. You are citizen of heaven. Amen. Amen? Pataas. Kapatid, kapag ikaw ay pataas, talaga namang maraming hihila sa'yo pababa. Normal yan sa buhay Kristiyano. Huwag kang magtataka. Yes. No? It's a normal thing na kapag ikaw ay tinataas ng Panginoon, maraming hihila sa'yo pababa. Yes. Amen? It's a normal thing in our Christian life. Kaya nga, did you know that when you die, the problem will die? Alam ba natin yun? So why waste your time, no, controlling every problem in your life? Kasi kung kilala mo ang God, ang Lord, He's in control. Yes.
Ikaw naman, lahat ginagawa mo para kontrolin yung mga bagay-bagay sa paligid mo na hindi mo naman kaya. Surrender it to God. Amen. Be a living sacrifice. Yes. No? Yes. Obey the Holy Spirit. Yes. He is leading you to victory. Amen. Kaya sabi, the problem is not eternal. Sabi ko ulit, kapatid, ang problema mo ay hindi habang buhay. Pero ang pagsamba ay habang buhay natin gagawin. Pagsamba sa Diyos at papuri, yan ang panghabang buhay. From here to eternity, hallelujah and praise unto God. That is our purpose. Ganun lumaban ang mga Kristiyano. Laging papuri at pagsamba. Amen. Hindi sinasamba ang problema. No? Because it will die at your funeral. Your problem. No? It's not worth it to represent your problem. It's not worth it. No? Ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Anak ka ng Diyos. Yun ang isuot mo. Hindi yung problema mo. Hindi yung nakaraan mo. Hindi yung kasalanan mo. Amen? You are a child of God. Dress up! Isuot mo. Sabi doon. Kaya sabi, isuot ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Yan. Kapag suot mo na yan, yun ang pagtatagumpay, kapatid. Dress up your royal robes even when your problem is still there. Kahit nandiyan pa rin ang problema, dress up. No? You are a child of God. Dress up. Isuot mo. You are an ambassador of Christ. Tayuan mo ang pananampalataya mo. No? Hindi yung sasabihin mong tatayuan mo yung pananampalataya mo kapag nasuot na lang yung problema, tsaka ako magsasamba. Tsaka ako susunod at maglilingkod. Tapusin ko muna itong problema. No? Hindi pag sinabi ng doktor, okay, successful ang operation, okay ka na. Hindi doon. Bago pa man ang operasyon, bago pa man dumating ang iba't ibang problema, dress up. Amen. You are a child of God. You are an ambassador of Christ. Amen. It takes faith to rejoice. Mahirap magsaya at magdiwang sa gitna ng kabi-kabi ng problema. Yes. Pero nasaan ba ang pananaw mo? You have 10,000 reasons to give praise unto God. Hallelujah! Give glory unto God. We have million reasons to give thanks unto God. No? To gather in this place, we have billions of reasons to pray and to give thanks unto God. No? Dahil bago ang iyong patotoo, there will be a test. Yes. At yun ang gagamitin ng Lord para itaas ka, kapatid. Amen. Amen. Every problem, anong tingin mo sa problema, it's another opportunity. No? It's another opportunity to grow in faith. To grow in Christ. No? It's another opportunity na makikita ko na naman ang kamay ng Diyos na kumikilos sa aking buhay. It's another opportunity na papabagsakin ng Diyos ang problemang ito na nasa aking harapan. Dahil ako ay tunay na anak ng Diyos at siya ang aking pinagkakatiwalaan at siya ang aking sinasamba. Yun dapat ang tingin mo sa problema. Hindi sinasamba ang problema. Ang problema ay oportunidad na ikaw ay lumago sa pananampalataya. And it's for the glory of God. Amen? Esther, ang ginawa niya, she dressed up in a royal garments. Pangreina. No? Yun ang nais ng Diyos na ating gawin. Kapag nilabanan mo ang problema sa spiritual battle, no, and you renounce demonic spirits in your life, no, you don't wait to see if the problem linger before you renew your mind. Bago mo isuot, no, yung bagay na kung sino ka, na yung kilala ka ng Diyos, amen, hindi mo hintayin ma-resolve muna ang problema bago mo isuot yun.
Mauuna ang renewing of the mind and you will see the problem change and resolve. Amen. Amen. Yun ang nakita kay Esther eh. Yes. Renewing of the mind. He changed his attitude. Maraming negative sa kanyang paligid. Maraming pananakot. Maraming pag-alipusta at pangtutuya sa Diyos ng Israel nung panahon na yun. But they dress up with authority. No? Full faith in God. Yun ang kanilang kasuotan. You don't wait to see if the problem linger before you renew your mind. Kaya sabi, Romans 12:1-2, ito ang spiritual warfare. Be a living sacrifice. At sabi sa pangalawa, magbago na kayo ng pag-iisip. No? At when the mind is renewed, ano sabi doon? Sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito sa alip. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa English, magkakaroon ng transformation. Kapag renew na ang iyong mindset. Amen. Kapag bago na ang iyong isip, hindi na yung luma, hindi na yung traditional mindset, hindi na yung worldly mindset. Ang mindset mo is heavenly mindset. You set your mind in heaven. Amen. At magkakaroon ng transformation sa iyong buhay. Do not any longer conform to the pattern of this world, but be ye transformed. Amen? Hindi yun sa English eh. By the renewing of your mind. Doon magkakaroon ng transformation. Amen? Ano ibig sabihin ng renewing of the mind? Baka malabo pa sa atin, no? Meaning, you change response. Sabihin natin, change response. No? Iba yung tugon mo sa problema. Hindi ka react ng react. You learn to response. Doon sa mga critics mo, you learn how to response. You don't react. Amen? That is renewing of the mind. Naunawaan natin, mga kapatid, remind. Nire-remind tayo ng Panginoon. Renewing of the mind, meaning you change responses of your thoughts. Now, compose your thoughts bago ka magsalita. Compose mo muna sa isip mo. Isipin mo muna ng 10 beses bago ka magsalita. Malalaman mo ang isang tao na hindi renew yung mind kapag salita na siya ng salita na hindi magagandang bagay at react lang siya ng react. No? And ang feeling niya, every conversation is an argument. That person's mind is not renewed because the response is different. No? From the being the word, being in the word of God. Kaya sabi, anything that's prolonged, yung mga tumatagal sa isip mo, nade-develop yan. Diba? Parang saan yan eh? Panliligaw. Sa tagal ng panliligaw, sinagot din siya. Kasi nade-develop eh. Exactly? Yes. No? Ganun yan. Yung mga tumatagal sa isip mo, it will be developed. At yung na-develop sa isip mo na makamundo at pakana ni Satanas, ang tawag dyan, stronghold. Yes. Narinigan natin yung stronghold na word? Yes. Yun yung mga bagay na simula, bata ka pa. Ayan. Pinanghawakan mo na hanggang sa tumanda ka. Yun na yung nasa isip mo, na-develop na na-develop at nagkampo si Satanas sa isip mo. Yun ang tinatawag na stronghold. Dahil hindi mo hinuman. Amen? Katulad ng addiction. No? Bakit marami balik sa rehab? Hindi rin yun ang mind eh. Hindi nabunod yung stronghold eh. Amen? Addiction, pornography, disease, etc. Anything that's prolonged becomes stronghold. And every
Behind every stronghold is a lie. Satan is the father of lies. I say it again. Si Satanas, siya ang ama ng kasinungalingan. Yes. Ini-inject niya yun. Diba? Lalo na ngayon sa mga kabataan, mula pagkabata mo, ini-inject na ni Satan yung kasinungalingan para yun ang iyong panghawakan. No? Paano mabubulot ang stronghold? By the power of the Holy Spirit. No? Ang Diyos, kapag siya ang nagahari sa iyo, kapag tinanggap mo ang salita niya, kapag tinanggap mo ang correction from God, no? The stronghold will come out. Yes. Amen? Sa likod ng stronghold na yan ay kasinungalingan. At sa likod ng kasinungalingan na yan ay takot. Amen? Ano bang ini-inject ni Satanas? Takot. Hindi naman pananampalataya eh. No? Sa likod ng kasinungalingan ay takot at sa likod ng takot ay idolatry. Hindi mo namamalayan, sinasamba mo na yung mindset na ganyan na pangkasalibutan. Amen? Meaning, yung stronghold na yan, it's a place where we don't trust God. Ayan. Ano ba yung area ng buhay mo na hindi mo pinagkakatiwala sa Panginoon? Marahil may stronghold dyan. Amen? Yan yung area. His sufficiency to meet our deepest needs at the expense of the Lord Jesus Christ dying on the cross. Yung buhay nga ay pinagkaloob eh. No? Tapos nawawalan ka ng tiwala sa Lord? Maybe there's a stronghold in your mind. No? May stronghold dyan na nakakapit talaga sa iyo. No? Stronghold is something we've been fighting for so long and we didn't see victory behind it because it is a lie. Kasinungalingan pala yung naitanim sa iyo. No? At ang ugat ng kasinungalingan ay idolatry. And there is pride in idolatry. Doon namumuo yung stronghold. Something we don't trust Jesus sa buhay natin. Yung area ng buhay natin. Yung hindi ka transparent kay Jesus. Yung hindi mo maisuko kay Jesus. Nakikipag-agawan ka sa Kanya. Stronghold yan. Amen? O paano natin mapagtatagumpayan yan? No? Paano? Makilala mo ang tunay na Diyos. Yung relasyon mo sa Kanya. Maghari sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Kapatid, paalala ng Diyos sa atin, mahal na mahal niya tayo. Remind yourself right now, sabihin mo sa sarili mo, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. He died on the cross. Amen? Because we cannot give what we don't have. Hindi natin matutupad ang sinasabi, love your neighbor as you love yourself, if you don't understand the love of God. Remind yourself, para mawala yung stronghold na yan. God loves you so much. John 3:16. Sabi doon, kaya nga, no, ipinigay ng Lord, John 3:16, sabi doon, sapagkat kaya na lang, pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ipinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang pag-ibig? It's always give. God gave His only begotten Son. Amen? The most generous person, walang iba, kundi ang Diyos. Siya ang pinakamapagbigay na Diyos. Amen? Kaya sabi, for God so loved the world. No? Para mawala yung takot, anong sabi sa Biblia? Love drives out fear. Perfect love drives out fear. Yan ang sabi sa Bible. Ano yung perfectong pag-ibig? Pag-ibig ng Diyos. Amen. Kapag binulay-bulay mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, every stronghold of the devil will be destroyed. Yes. And the Holy Spirit will work in your life, Amen. Will work in your family. Amen. No? And He will set you free. Amen.
from bondage. God loves you so much. Kahit hindi tayo perfecto, we are loved by a perfect God. Amen? We are not good enough. Hindi sapat yung mga mabubuting gawa natin. Pero minahal tayo ng Diyos. No? Ang pag-ibig ng Diyos ang naguhugas sa ating mga karumihan. Hmm? Washes away our sins. Washes away the foundation of fear. Yung stronghold na yan. Yung takot na yan. No? Yung laging pangamba na laging nandiyan, nagkakampo sa isip mo. Only God's love will drive out that fear. Ang pag-ibig lang ng Diyos ang makakapagpalayas sa takot na yan at sa kasinungalingan na yan. Amen? That's why we always say, God is good all the time. And all the time, God is good. Hindi nagbabago ang Panginoon. Amen. Mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Siya'y noon, ngayon, at magpakailanman. He is still working kahit hindi mo nararamdaman. Hindi siya tumitigil, kapatid, sa pagdinig sa ating mga panalangin. Hindi siya tumitigil, kapatid, sa paglaban para sa atin, na mamagitan ng Panginoong Jesus para sa atin. Remind yourself, God loves you so much. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yun ang katotohanan. Kaya pangalawa, fill your minds with truths. Anong katotohanan? Mahal tayo ng Diyos. Pinakita niya na yun eh. Binigay ang buktong na anak. No? Fill your minds with truth. Puspusin mo ang isip mo ng katotohanan. Punuin mo, kapatid, no? Yung isip mo ng katotohanan. Huwag puro kasinungalingan yung pinapatambay mo dyan sa isip mo. Amen? Because whatever you fill your mind with, very soon becomes your mindset. Amen? Kung ano lagi yung nilalagay mo sa isip mo, yung hinahayaan mong pumasok sa isip mo, eventually, yun yung magiging mindset mo. Kaya nga, narinig niyo na yung kasabihan, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Bakit? Kung sino lagi yung kausap mo, magiging parehas kayo ng mindset mo. Eh kung lagi mo kausap ang Diyos, lagi kang nananalangin, lagi kang nagpupuri at sumasamba sa Panginoon, He will fill you with the Holy Spirit. Praise the Lord. Amen? He will fill you with the Holy Spirit. Kaya fill your minds with truths. Your mindset is something you cannot change. No? Hindi yan nababago. Default yan. Automatic yan. Anong pwedeng gawin dyan? Napapalitan yan. Kapatid. No? Kaya in order to change your mindset, you need to fill your mind with the truth. And the truth shall set you free. Kapag punong-puno ka ng katotohanan, salita ng Diyos, punong-puno ka ng salita ng Diyos, makakalaya ka sa lahat ng parte, sa lahat ng area ng buhay mo. Yung mga tinanim ng takot, tinanim na kasinungalingan ng diablo sa buhay mo, makakalaya ka dyan. And with full confidence, you can face the world with the Lord Jesus Christ, holding hands with the Holy Spirit. You can face the world. Parang hawak mo yung sentro na katulad ng Esther. And your situation will change. And you will be victorious. Amen? Change your mind. Yung renewing of the mind. Fill your mind with truth. Because what you fill your mind with becomes your mindset. Ano ba yung mindset? It's a result of a long time of what you fill your mind. Sa mahabang panahon, yun lagi yung pinapakinggan mo, yun lagi yung pinapanood mo, yun lagi yung kausap mo, siya lagi yung nakikita mong kausap, pinapakinggan mo, yun lang yung magiging mindset mo. Amen? E kung lagi yung nakikinig sa Panginoong Jesus at sa Banal na Espiritu, the Holy Spirit will fill you. Yes. Amen. Amen. Kaya, baguhin mo na yung mga pinapakinggan mo. Amen. Sino-sino ba yung mga pinapakinggan mo? Pinapanood mo. Yan ang tanggalin mo. Kung hindi yan kalooban ng Panginoon. Dahil may impluwensyahan niya ng mindset mo. No?
Kahit yung masasamang impluwensya ng kaibigan mo, magpalit ka ng kaibigan. Amen. Yan ang payo ng Biblia. Amen. Do not equally and equally yoke with unbelievers. Magpalit ka ng kaibigan kung ang kaibigan mo ay hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Amen po? Bakit? So your mind can be filled of what you want your mindset to look like. Para mag-renew yung mind mo. No? Pangatlo, resist your thoughts of fear. No? Huwag kang patakot, huwag kang padaya sa diablo na kasinungalingan niya. No? Dahil yung takot na yan, parang damo na tumubuyan sa utak mo. No? Padami ng padami. Sino yung mga nag-gardening dito? Bakit tagal mamunga, mamulaklak? Kasi daming damo eh. Anong gagawin? Bunutin mo yung stronghold. Magbunot ka ng damo sa buhay mo. Kung maaari, palitan mo yung pinapanood mo, pinapakinggan mo, magpalit ka ng kaibigan. Huwag yung mga makamundong kaibigan. No? Yung damo, dapat ba yung tumubo sa garden mo? No? Sipin mo yung garden mo, talahin. No? Ikaw, hahayaan mo ba yung isip mo? Tubuan ng mga pakanan sa tanas? Alam ba natin, nung itinatag ang Iglesia ng Panginoon Jesucristo, nagtatag din ng Diablo? No? Kaya sabi nga sa parabola, oh, bubulutin na po ba natin itong mga damo? Huwag muna. Hintayin natin ang tamang oras. Amen? So, Romans 10:17, alam natin ito. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. No? Lagi mong binabasa, pinapakinggan ang salita ng Diyos. At yung takot sa isip mo mapapalitan ng pananampalataya. Renewing of your mind. Faith, no? Thoughts are not going to stay. They need to be assisted. No? Kaya sabi, yung mga parang damo na nirepresent ng takot sa buhay mo, dapat yan mabunot. No? Ano ba yung talagang ina, yung pinagkakaabalahan mo, yung pinapakinggan mo lagi? No? Parang dinidiligan mo pa yung damo, eh, no? Na ikaw ay tumubo, maging malaki kang damo. No, yan, naging stronghold na yan sa buhay mo. No? At ano ang bunga niyan? Kalungkutan. Diba? Magkakaroon ng mga tinik-tinik yan. Kasi diba, ang lalaki na ng damo eh. Yung takot, lumago na. Diba? Kalungkutan. Puro negatibong pag-iisip. Ah, kapag isang tao puro negatibong pag-iisip niyan, ang daming damo na tumubo sa kanyang garden. Ano yung garden? Yung isip. Hinayaan. Yes, tama. Baka diniligan niya pa yung mga damo. Hindi niya diniligan talaga yung halaman na pinapatubo ng Lord. Amen? Binigyan mo pa ng karapatan yung damo, ah, kesa yung bulaklak na binigay sa'yo ng Panginoon. No? Push back the negative thoughts, mga kapatid. Push it back. Huwag mong patambayin, huwag mong patagalin sa isip mo. Bunutin mo. Amen? Push it back. At ang itanim mo ay salita ng Diyos. Pakikinig at pakikinig. No? Napapansin niyo ba maraming Kristiyanong paladuda? Marami ba kang kilala? Kristiyano duda ng duda, puro negative. Paano na lang pag ganito? Yung overthinker, no? Hindi pa man nangyayari. Di ba? Natapakan lang yung kuko, cancer na. Di ba? Maraming damo ng tumubo. Baka naitanim pa yun simula nung bata siya. Punong-puno ng takot. No? Punong-puno ng kasinungalingan. Kasi sa kalikod ng mga takot, puro kasinungalingan yan. At puro pagsambayan sa Diyos-Diyosan. Dapat mas mabunot niya yung damo na yan. Yung stronghold na yan. No? Marami kayo sinasabing Kristiyano. Nagdududa, paladuda sa Panginoon. No? Lagi matatakotin. No? Bakit? Dahil hindi naman automatic eh. Na yung naging Christian ka, tapos wala na lahat yun, hindi automatic yun.
Meron kang gagawin. Living sacrifice. Remind yourself, God loves you. Fill your minds with the word of God. Pakikinig paulit-ulit yan. I-reveal sa'yo na i-reveal ng Lord. Unti-unti binubulot yung mga damo sa buhay mo. Yung mga takot sa isip mo. No? Ganun yan, mga kapatid. It's a journey with Jesus. Amen? You've got to pay attention to your master. We cannot serve two masters. Yes. Ang pinakamahalagang bayad na dapat natin gawin, pay attention to your master. Yes. Pay attention. Bakit hindi nabubulot yung mga damo? Hindi ka kasi nakikinig. Pinayuhan ka na, kinorek ka na, hindi ka nakikinig. Andiyan pa rin yung damo. Tumubo ng tumubo. May mga thorns na. May mga tinig na. No? Kaya mahalaga, kapatid, ang salita ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, maunawaan mo. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ang magpapalaya sa iyo. Pangapat, allow your inner talk in God's truth. No? Allow your Proverbs 18:21. Basahin natin. Ang buhay at kamatayan ay nas sa dila na kasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Amen? Eh, puro lagi lumalabas sa iyo ay negative. Puro pagdududa, puro pangamba, at puro takot. Ayan yung sinasabi ng Proverbs. Basahin din natin ang Matthew 9. Verse 20 to 22. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit. Gagaling na ako. Sino kausap ng babae? Sarili niya! Ano bang sinasabi mo sa sarili mo? Paano na lang kapag ganito? 0-0 na yung bangko ko. Ano nang mangyayari sa pamilya ko? Paano na lang kapag gano'n kami? Ano yung kakainin namin mamaya? Kausap mo sarili mo niyan, ha? Pero, itong babae na to, kausap niya ang sarili niya. Anong sabi niya sa sarili niya? Mahawakan ko lamang ang kanyang damit. Gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya sinabi, anak, lakasan mo ang inyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. No, hindi ito. Hindi gumaling ang babae. Yes. Bakit? Renewed yung mind niya eh. Amen. Bunot yung stronghold eh. At kinausap niya yung sarili niya na manampalataya sa Diyos. Amen? Aba, hindi pala masamang kausapin yung sarili. Ah, akala ba natin masama ang kinakausap ang sarili? Hindi naman po ano. Lalo na pagpatungkol sa pananampalataya. Kahit si David, kinausap niya nga yung sarili niya. Yes. Amen? Kaya sabi, a woman with blood issue, isipin mo, 20 years? Stronghold na talaga yun. Yung natanim sa kanya. Kasi, di ba? 20 years na pagpapahirap. Yan ang ginagawa ng stronghold na hindi pa nabubunot. Pero nung nabago yung kanyang pag-iisip, narinig niya ang salita ng Diyos, naunawaan niya na mahal siya ng Diyos, at lumapit siya sa Diyos, sumuko siya sa Diyos, nagkaroon ng kagalingan. Total healing sa kanyang buhay. Yes, amen. Total deliverance sa kanyang buhay. Amen. Nawala na yung mga damo at puro bulaklak na ang tumubo sa kanyang hardi. Praise the Lord! Hallelujah! Ganun ang pagkilos ng Panginoon. Kapatid, ingat ka sa dila mo. Amen? Your inner talk dictates your direction. I say it again. Your inner talk dictates kung saan ka papunta. Sabi niya, mahawakan ko lamang ang kanyang damit. Gagaling ako. Ayun yung direction niya. Kanino? Kay Jesus. Pupunta ako sa Panginoong Jesus. Lalapit ako sa Panginoong Jesus. Dahil yun ang sinabi niya sa kanyang sarili. Kaya ingat kayo sa mga sinasabi natin. No? Lalo kapag tayo lang no? Sa sarili natin. You will always go to the direction of your inner voice.
No? Naalala niyo yung prodigal son? Yes. Anong sabi niya? Basahin natin, Lucas 15. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Ayan, nagkaroon ng realization. Naisip niya yung kasalanan niya. At sinabi niya sa kanyang sarili. Sino kausap niya? Sarili. Sarili. Sato sabi niya sa kanyang sarili. Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa buto. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Your inner talk will dictate your direction. Saan siya pumunta? Bumalik siya sa tatay niya. Bakit? Kasi yun ang sinabi niya sa kanyang sarili. Tandaan natin mga kapatid, tatlong sangkap tayo. Body, soul, and spirit. Yung soul, yung inner man, yun yung talagang ikaw. No? At meron kang spirit. At ang pag ang Holy Spirit, inudyungan ka, kinausap ka, yung spirito mo, spirit to spirit, yung kaluluwa mo, at yun ang sinunod mo, doon magkakaroon ng deliverance at healing. Pero kapag yung flesh mo, yung dikta ng mundo, dikta ng kaibigan mo, na makasanlibutan, yun ang sinunod mo, yung flesh yun eh. Mapapahama ka lalo. Pero ito, sinabi niya sa kanyang sarili, kausapin mo, ba? Yung kaluluwa mo. Anong sabi ni David sa kaluluwa niya? Bless the Lord, O my soul! And all that is within me, bless His holy name. Amen. O kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Sa gitna ng problema mo, yun ang sabihin mo sa kaluluwa mo. Magpasalamat ka, purihin mo ang Diyos. Kasi naglalaban din yung flesh eh. Problema ang problema, sumasamba yung flesh mo sa problema. Yes. Pero ano sabi ni David sa kanyang sarili? O kaluluwa ko, sambahin mo at pagpalain mo ang Diyos na buhay. And do not forget all His benefits. Yan ang lagi mong sabihin sa sarili mo. Hindi masamang kausapin mo ang sarili mo. Yes. Lalo na kung bagay ng Diyos. Amen? Ganon ang ginawa ng prodigal son. At anong nangyari sa kanya? Na-restore. Yes. Nagkaroon ng revival. Nagkaroon ng healing. No? Kahit sobrang baho niya, kasi nagtrabaho siya doon sa pusali ng baboy, niyakap siya ng mahigpit ng Diyos. Niyakap siya ng mahigpit ng Ama. No? Nilinis siya. Nilagyan pa ng siksing. Ano yung sinisimbolo ng siksing? Ikaw ay anak ko. Hindi ikaw nirepresent ng kasalanan. Ikaw ay kay Kristo. Amen. Ikaw ay bahagi ng Kingdom of God. Ikaw ay ligtas. Ikaw ay mahal ng Diyos. At may maganda siyang plano sa iyo. Sinuotan ng siksing yung anak. At nagkaroon ng restoration and revival. Sa ating spiritual warfare, mga kapatid, kasama pala yung pangusap natin sa ating sarili. Amen. Amen. At panghuli, panghuli na, mga kapatid, touch the scepter. Yung authority, wag mong bibitawan. No? Touch the scepter, even you don't know the solution. Even you don't understand the situation, ang hirap-hirap, kabi-kabila ang problema, hindi mo na maintindihan, hindi mo malaman kung anong gagawin, touch the scepter. Panghawakan mo ang authority na binigay sa'yo ng Panginoon. No? Kaya nga, renew your mind. There will be transformation. Si Esther, nagbihis siya ng pangreina, no, as a queen, kahit napakahirap ng pinagdadaanan niya. No? Hindi siya nagbihis ng pulit-pulit, hindi. Kasi punong-puno ang problema, tapos, di ba? Kayo ba, pag may problema kayo, naliligo kayo o hindi? Nakakatamad. No? Hindi mo na maisip maligo, tatlong araw na pala, nakakaisip mo sa problema. Ano kayang gagawin ko dito? Hindi ka na nakakain, hindi ka na nakaligo. Eh, sabog-sabog na yung buhok mo. Di ba? So, sinasamba mo na yung problema mo kasi. Tama po ba? Ito po ang katotohanan, mga kapatid, na pinapahayag ng Lord. Because we are in the battle. No?
yung mundo, yung physical world ni Esther, yung kapaligiran niya, falling apart. Madaming banta, madaming takot na ini-inject sa kanila. Madaming pangamba. Maraming kasinungalingan. No? Pero, yung kasuotan niya at yung scepter niya, no, ay sinuot niya bilang siya yung reyna. Amen. With all authority. She's dressing up as who she is. No? To renew your mind, meaning you will be transformed through the renewing of your mind. Amen. At kapag ganyan po ang ating attitude, yung tugon natin sa bawat problema, you will see miracle. You will see miracle. Kasi akala mo wala nang himala eh. Akala mo wala nang solusyon. No? Akala mo wala nang magagawa. Tama, ikaw, wala ka nang magagawa. Pero malaki ang magagawa ng Diyos. Amen? Bakit? Kapag iniba mo yung attitude mo, kapag renewed yung mind mo, ano bang magagawa ng pastor? No? It will bring momentum. No? Andun ka sa momentum. Kumbaga, nasa condition ka na eh. Na lumaban. Amen? Transformation, hindi yan magic, mga kapatid. No? Katulad ng paru-paro. Bago siya maging paru-paro, ano muna? Sige nga, kung nag-aaral. Hindi, bago pa yung caterpillar. Ayan. Aba, nag-aaral ba? Ano? Naalala niyo pa, di ba? Meron pa yung pupa. Alam niyo yun? Hmm. Hindi agad caterpillar o hindi agad paru-paro. Marami siyang pinagdaanan bago yung pakpak niya ay lumabas. Nakukuha natin, mga kapatid. Ganyan sa atin. Hindi magic yung nakakilala ka sa Panginoon tapos solve lang ng problema. Hindi yun. Meron yung process. Amen. Kaya mahalaga, renewed ang mind mo. No? Katulad ng caterpillar, hindi siya naging butterfly ng 5 segundo. Amen. Hindi ganun yun. Hindi yan instant-instant. No? Hindi instant-instant yan. Ano yung mababago ka agad kapag renew yung mind? Yung momentum muna. Yung response mo muna. Hindi ka maging nire-react-react agad. Hindi. You will pray. Amen. You will fast. You will surrender. Yes. No? And you will gaze. No? Pagmamasdan mo yung kagandahan ng Diyos, ibulay-bulahin mo sa isip mo. Tapos ka, makakausap mo yung sarili mo. Bless the Lord, O my soul. O kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Do not forget all His benefits. Amen? Kaya sabi, just like what happened to Esther, hindi siya nagpanik. May nabasa ba kayo doon? Si Esther ay nataranda at nadapa at nasulubsob yung mukha. May nabasa ba kayong ganun sa Bible? Wala. Bakit hindi siya nagpanik? Ano ginawa ni Esther? Naglinis. O, syempre, nanalangin siya, no? Nag-pray siya. At pagkatapos nun, inayos niya yung kanyang sarili. She combed her hair. No? Talagang maaliwalas yung kanyang mukha. Nagsuot siya ng maganda. Hinawakan niya ang sentro. Dahil bago yung isip niya. Hindi siya nagpanik. No? Kalmado siya. Kalmado-kalmado. Na para bang walang problema. No? Marahil may makakilala kayong ganyang tao, no? Yung ang gaan magdala ng problema. Kasi iba yung isip niya. May Diyos siya eh. Amen? At pagkatapos, pumunta siya sa hari. No? Na talagang, ano? Yung presentable. Amen? Yun ang tinatawag na momentum. Kasi kapag nabago ang momentum, makakapag-focus ka. Amen. No? Makakapag-focus ka. Kumain ka, masustansya, maligo ka, even mabihis ka. No? Siyempre, di ba? Nanalangin ka na nun bago mo gawin yun. No? Pagkatapos nun, manalangin ka ulit. Change your attitude towards your problem. Amen. God will give you the strength to overcome. At yun na po ang nangyari kay Esther.
kay Mordecai at sa buong Israel. Anong nangyari? Sila ay nagtagumpay. Amen. Sa battle nila, doon sa laban nila. Yes. Purihin ang Diyos. Ang Diyos ang may gawa ng lahat ng iyon. God will stretch a scepter. Iaabot sa iyo ng Diyos ang cetro, anak, hawakan mo. Moses, ano ba yan binigay ko sa iyo? Ano meron ka? Yung tungkod. Isipin mo, tungkod, nakahati ng dagat. Tungkod lang yun, ha? Pero hindi yun dahil sa tungkod. Dahil kapangyarihan yun ng Diyos. Amen. Kapangyarihan dumadaloy doon sa tungkod. Amen. Amen. Yun yun, mga kapatid. Kaya sabi, you touch it, you touch the scepter, yung authority, full trust and faith in God for you to have the momentum at makakapag-focus ka. No? At kapag focus ang isang tao, hindi mo yan matatalo. Ang isang tao focus at hindi palinga-linga, hindi mo yan matatalo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang isang tao hindi laging nagpapanik at lagi siyang focus, no? Kahit nagugulpi na siya, halimbawa, no, sa mga atleta, focus pa rin siya. Hindi yan agad-agad matatalo. At hindi yan matatalo. Dress up in faith, kapatid. Represent Jesus Christ. Fill your mind with God's word, with God's truth. Talk to your inner self, kapatid. And touch the scepter. You will experience God's victory. Yan po ang mensahe ng Diyos. Papuri at pagsamba at pagsalamat ay sa Diyos lamang. Katagumpayan mula sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Salamat po, Diyos, sa iyong salita na patuloy tinatanim sa aming isip at puso. Nang sa ngayon, Lord, ang aming mindset ay maging katulad ng iyong isip, Panginoon. As the Bible says, we have the mind of Christ. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa renewing of the mind, sa transformation ng aming buhay, Panginoon. And Lord, let your will be done sa aming buhay. May we be a living sacrifice, holy and acceptable to you, Lord God. Lord, ikaw nga po ang magdirekta through your Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you. And we say in church, Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, we love you. Holy Spirit, we trust in you. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit, for healing. Thank you, Holy Spirit, for strength. Thank you, Holy Spirit, for restoration. Thank you, Holy Spirit, for the revival. Thank you, Holy Spirit, for the strength. Thank you, Holy Spirit, for you are our living hope. You are our strong tower. Thank you, Holy Spirit, Lord God. Maraming maraming salamat po, O Diyos. At sa inyo po namin, Lord, isinusuko ang lahat ng aming mga problema. Isinusuko ang lahat ng aming mga takot, pangamba. Salamat, Lord, sa kalayaan. Right now, in Jesus' name, every stronghold, every snare traps of the devil, we cast out, we rebuke in the mighty name of Jesus. And right now, church, receive the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit, the beautiful plan of the Holy Spirit in your life. Receive it, His mighty works. Embrace the plan of God. Thank you, Lord. Let your will be done in this church. We submit to you, TOCGM. We submit to you the rest of 2023. We submit to you, Lord God, ang aming buhay. We submit to you our family. We submit to you every ministry. We submit to you, Lord God, our Imus City. We submit to you, Philippines, Panginoon. We submit to you this nation. And we commit to you, Lord God. I commit to you this people of yours, Panginoon. Truly, Lord God, tinawag mo kami mga anak mo, O Diyos, and we are citizens of heaven. Maraming maraming salamat, Panginoon. Lord, continue to remind us our purpose, to remind us our mission, to remind us, Panginoon, na ikaw lamang ang maitaas sa bawat aming ginagawa ng aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong patnubay.
Sa'yo lamang namin ibinibigay ang mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat, kaluwalhatian magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ang lahat.